Lord, alam kong ikaw ang magpapagaan ng lahat ng mabigat sa araw kong ito. Lord, salamat sa bagong araw. Salamat sa bagong opportunity na maiba ang ginawa ko hapon para sa aking mga kinakaharap na problema. Salamat at nagising pa din ako para makasama ko ang aking pamilya. Alam kong babantayan at patuloy mo akong bibigyan ng guidance. Lord, may matindi akong problema na nasa aking buhay ngayon. Nasa aking buhay ngayon ang nagpapagulo sa aking araw-araw. Hindi ko na po, Lord, alam ang gagawin. Litong-lito na po ako sa kung ano ang mga dapat na gagawin. Uwingi din ako ng patawad, Lord, dahil nabawasan ang mga pagkakataon na ako'y nagdadasal sa iyo na mas iniisip ko ang kaya kong gawin imbes na ang kaya mong gawin sa buhay ko. Alam ko, Lord, na natulungan mo na ako noon. Alam ko at natatandaan pa kung paano nabaligtad ang sitwasyon at biglang bumaan dahil nagdasal at lumapit ako sa iyo. Salamat, salamat, Panginoon, sa pagkakataon na iyon. Kaya ngayon, Lord, lagi ko nang iisipin ang mga biyaya mong ibinigay sa akin noon at iisipin kung paano mo ako natulungan at kumaan ang lahat sa akin noon. Kaya, Lord, iibahin ko na ang aking araw-araw. Biyaya at presensya mo na ang aking focus. Ikaw at ikaw, Lord, ang magiging laman ng aking puso at isipan. Ikaw at ikaw na lang ang aking iisipin. Panginoon, alam kong darating ulit ang tulong mo sa akin. Alam kong magiging magana naman ang aking araw. Alam kong mas maaliwala sa mga araw na darating. Dahil alam ko, Lord, na hindi mo ako iniwan. Alam ko, Lord, na ako itong lumayo, ako itong nakalimot ng sandali. Pero ngayon, Lord, ikaw na ang magiging sentro ngayon. Ang mga pangako mo sa akin at tutulungan mo ako sa tuwing may problema ako ang aking iisipin. Mula ngayon, ikaw na din ang bahala sa aking pamilya, Lord. Ikaw na po ang sumama sa kanila sa lahat ng pagkakataon. Gawin mo ding safe ang kanilang mga araw ngayon. Please bless them today, Lord. Ikaw na din po, Lord, ang bahala sa aking bayan, Pilipinas. Ikaw na, Lord, ang bahala mag-lead sa aming mga leader. Ikaw na po ang mag-alis ng masama sa kanilang mga isip at maglingkod ng buong puso sa aming bayan. Salamat, salamat, Lord, sa inyong guidance sa aking buhay. Patuloy niyong ipatupad sa aking buhay ang inyong magandang plano na ikahaganda ng aking future. In Jesus' name we pray. Amen. Sabi nga sa Isaiah 58:11, "The Lord will guide you continually, giving you water when you are dry and restoring your strength. You will be like a well-watered garden, like an ever-flowing spring."